account ka na para mag-upgrade ng gamit, mag-upgrade ng power supply. Kung gusto mo na mag-upgrade ng power supply, ito ang kailangan mo panoorin. Kung isa ka naman manlalato na matagal na nagtatato at medyo tingin mo na kailangan mo na rin magpalit, so ito yung may maiaalok ko na power supply na sakto sa budget, magandang klase, at siguradong tatagal ng taon. Depende na lang sa paggamit ninyo o depende sa pag-iingat ninyo. So, ang topic for today ay mag-unboxing tayo ngayon ng power supply na sakto sa budget, magandang klase, pwede pang compi, no? Kaya, yun, ako nga pala si Chris Gomez ng Tatulo ko, Shop and Supply. Please like and subscribe to my channel, Tatulo ko TV. Umpisa na natin. Naghahanap ka ba ng power supply na swak sa budget pero magandang klase? Magandang bato ng kuryente at higit sa lahat, presentable. So, ito, sisimulan na natin yung pag-unboxing natin ng power supply na ginatawag na Aurora, no? Aurora 2. Digital na to at dual wire, dual power supply na to, no? So pwede kayong mag-jack ng dalawang wire, pwedeng panliner tsaka pang shader. So ito, papakita na natin yung power supply para makita ninyo kung anong specs tsaka kung anong tsura, no? So yon, simulan na natin. Ito pala guys yung Aurora power supply, no? Aurora 2 na power supply, yan. Meron pala itong iba't ibang kulay kung hindi nyo trip yung green. Yan. Bali ang kulay nito, black at silver, no? Yun lang yung kulay ng katawan niya. Pero yung ulo, makikita nyo kulay green, yung base kulay green. Yan eh, depende dun sa wattage na gamit nyo, no? So, ito yung i-unboxing natin for today. Yan. Yan. Aurora 2, no? Power supply. So, tingnan natin ang laman. Yan. Bali, ito na. Ang laman niya ay yan. User manual, no? So, ayan. Diyan nyo makikita yung paggamit, paano siya gamitin. Ayan. Voltage adjust up button. Left button. Running mode. Are on. Tattoo machine input. Power input. Ito naman yung sinasabi ko na kaya naging dual. Pwede na kayong yung kabilang side. Ayan. Pwedeng panliner at shader, no? Ayan, makikita na natin. Ayan. Ayan yung ano niya. Ayan. So, yun. Ito, manual. Laman niya, manual, no? Ayan. Manual. Yung mismong adapter niya, no? Ayan. Kailangan to talaga para yung bato ng kuryente, saktuhan lang. Hindi gagana to nang walang adapter, no? Kung may adapter naman kayong direct, medyo dapat ganito yung wattage nyo, no? Para hindi mabigla yung power supply. Pero may nabibili naman nito siguro sa mga ano, kung sakaling masira. Pero matagal to magamit, no? So, yon. Ang laman pa, tabi muna natin yung mismo, ano. And ang laman ay cord, no? Ayan. Kakabit natin yan dito sa i-jack natin yan dito, no? Ayan. Ayan ang laman ng ating power supply, no? Ayan, no? Ito. Ayan. Manual to, no? Manual. Ayan. Ayan natin para mas okay. Manual, yan. At yung mismo power supply natin, no. Ang meron pala tayo dito sa shop ay silver, no. Nabili na yung black. No, yan. Ito yung dual, no. Yan, pwede kayong magsaksak. Dalawang wire.
Pag sinaksak na yung wire, hindi na gagamit ng port switch. Ang pinaka port switch niya, itong gitna na lang, no? So, ito pala, guys, ano to, mga kaloko. Yung port, ano to, touchscreen na siya. Yan. Wala na siyang button dito, no? Unless dun sa mga nabibili sa ibang application, no? Sa shopping app. Mararamdaman nyo, may pindutan talaga siya. Kahit ganyan yung tsura, yung kinopia, may pindutan, mararamdaman nyo may pindutan. Ito wala, talagang screen lang talaga siya. No, yan. Ito, parang may mga gas kasi ano to, naka-plastic pa siya. May plastic pin pa siya. Yan. Ang maganda lang dito guys, kasi mga kaloko to, running na to ng 18 volts, no? So, sobrang lakas. Ang bigay ng kuryente nito sobrang lakas. Kaya, siguro from 5-7 volt na gamit nyo, malakas na. Ito pala yung dual niya, no? Pag single wire lang, ito lang. Tapos ito, put switch. Pero pag gusto nyo mag-dual, tanggalin nyo yung put switch, wire na, no? Wire ulit para dun sa dalawang makina. Ito na yung magiging put switch nyo. Adjustment ng wattage nyo dito sa kabilang side. Ito, adjustment ng wattage dito sa kabilang side, no? Kung naka, kung gusto nyo mag-dual. Pero pagka nag-single lang kayo, itong kabila lang, put switch, ito lang magagamit nyo. Hindi nyo ito magagalaw. Kahit pindutin nyo yan, o itouch nyo yan, hindi yan gagana. Ito, gagana lang itong gitna pagka naka-dual na. No, yun. Ang maganda lang dito, medyo magaan, no? Magaan siya ng konti. May bigat, pero hindi naman ganun kabigat. Pero may gaan pa rin. Tsaka maliit. Maliit lang siya. Ayan. At saka ang pinamaganda dito, no? Ang ilalim nito, may magnet. Ayan. Kung ang ginagawan yung table, may magnet kayo na ano, pwedeng siyang idikit. Nadidikit 'to. Yan, nadidikit 'yan. Oh, yan. Nadidikit siya, pwede siyang idikit. Hindi siya mahuhulog dahil sobrang lakas ng magnet niya. Hindi kayo nag-aalangan na baka mahatak ng malaglag, no? So, ako yung ganito gamit ko noon. Nakadikit to sa lamp ko para medyo malapit. Ayan. Tsaka para hindi nasasagi. O hindi ako nag-aalangan mahatak. Baka sumama yung mga gamit, no? So, yan. 19 volts yung adapter natin. Pero ang bitaw nito, mga 18, no? 18 volts. Tetestingin natin yan may ng konti. At yun. Ayan. Nasaksak na natin yung adapter, no? Saksak muna natin sa ayun, saksak muna natin dito sa mismong power supply. Ayun, sa mga baguhan pala, lagi yung tatandaan, jack nyo muna sa power supply bago nyo isaksak sa pinaka kuryente para maiwasan nyo ang pagkasunog ng power supply. Tapos pag okay na yung power supply, ayan, umilaw na siya. Ayan, kulay green. So babaan muna natin yung wattage. Ayan. Babaan muna natin. Kailangan natin babaan yung mga yung wattage, mga kaloko, kasi para pag sinalpak natin yung ating makina, yung ating flip cord or yan, yung mga RCA na cord, hindi magugulat yung makina natin, hindi mabibigla na sabay bato ng malakas ng kuryente. At yung power supply, hindi mabibigla, no? So, yun. Saksak muna natin yung ating flip cord. Make sure na nakadiin, no? Para sure. So, patong muna natin itong yan, yung wire. Sobrang haba kasi. Yan. Tapos, saka natin i-adjust ng mga yan, 3.2. So, yung kulay niya kanina, kulay violet, mababa kasi siya, nasa 2 lang siya, eh, no? 2.9 pa baba, violet, no? Pag tumaas na siya ng 3, magpapalit siya ng kulay.
kulay green. Ayan. So maganda pala dito sa power supply na to, kahit wala kang put switch na nadala, no, naiwanan mo yung put switch mo, hindi ka mangangamba na hindi ka makapagtato, no, nakakaya sa kliyente kung paghihintayin natin, bibili pa tayo ng put switch. Ang maganda lang dito, dual na siya, yung purpose din ng power supply, pag walang put switch, yung pinakagitna, pwede mong maging put switch, no, yan. Testing. Yan. Nag-blink na siya, no. Sabihin gumagana na siya. Ayan, may power na siya sa makina natin. Hindi lang bumapalo yung makina dahil mababa pa yung power. So, dagdagan natin. Ayan na. Ayan na. Gumagana na siya, diba? Yung kanina, medyo light green yan. Green na green na yung nag-blink kasi gumagana siya. Kailan. Ayan. Ayan. Ilaw din. Pa-ilaw din yung sa ilalim. Ayan. Ito pala yung pinaka put switch plus tsaka minus. Itong baba, yung paglipat ng wire kung sakaling magdo-dual cord ka at lilipat ka dun sa mismong shader, pindutin mo lang to para lumipat siya. Mag-iiba din ang wattage siya, no? So, yun. Ayan na. Tapos na yan, no? Ayan. Wala yung put switch, no. Ito na yung pinaka put switch natin, katouch mo lang yan. Yan, hihinto. So yun pala ang pinakamaganda dito sa power supply na to. Yan. So yung sa definition naman ng lakas ng palo, kapag yan, kulay green, bukod sa digital siya, mag-iiba din siya ng kulay, no. Medyo dim natin yung ilaw. Yan, patayin natin yung ilaw, no. Yan. Magbabago siya ng kulay, depende sa lakas ng boltahe. Yan. Yan, lumalakas, di ba? Sagi lang yun. Yan. Yan, magbabago yun ng kulay. Depende na sa, ano, yan, nag-light, nag-purple na. Yan. Yan. Dilaw, no, yellow. Patipit niya may pailaw na rin. So ito touchscreen lang, no. Hindi mo na kailangan diin na hindi na nang matindi. Tatouch mo lang. So 'yun, babaan na natin, baka mapindot ka na naman yung gitna at umandar. Magugulat na naman ako eh. Ayan, guys. Ayan mga kaloko, no. So, yun. Ito yung ating Aurora Power Supply na meron dito sa shop. So, ang tanong, ano, ng presyo, no? Balik tayo ulit sa ating video, no? At yun, ang power supply na to, ang price nito ay medyo abot gaya, no? So, dito sa Tatulo ko sa Main Supply, ang price nito ay magbabudget ka lang ng mga 1.8. Yan. 1.8. Okay na yan. Goods na yan, no? So, yun. Sa presyong 1.8, ito makukuha mo. Touchscreen, no? Hindi ko naman sinasabi dun sa iba, sa mga online shop na sabi natin medyo mura, pero yung quality, hindi mo alam, eh. Kasi one time, yung isang tropa ko bumili sa ganyan, yung screen niya may button, no, so napipindot. Ito touch screen, no, so yun yung pinagkaiba, no. Pero yun, 1.8, kayang-kaya na ng budget yan. Wala kang put switch na dala, instant put switch meron ka na, no. So yun, so salamat sa panonood at sa mga gustong umorder, mag comment below lang, no. LBC lang tayo, 1 to 2 days. Kung nasa province kayo, andyan na yung order nyo, kasama pang freebies, no. So yun, kita kasi ulit tayo sa next video. Don't forget to hit the bell icon, like and subscribe to my channel, Tatulo Ako TV. Ako nga pala si Chris Gomez ng Tatulo Ako Shop and Supply.
So yun, ingat sa ating lahat. God bless. Kita-kita tayo sa susunod na video. So, bye-bye.